bibigyan ko kayo ng ginamit ko na reviewer, which is malaki ang naitulong dito sa akin. Okay? Stay tuned to my channel. Kailangan punodin mo ito ng hanggang huli. Okay. Mabilis lang to at tips lang ito kung paano ka makapasa sa Napol.com. Nag-exam ako, nag-try ako mag-exam sa Napol.com at hopefully, for God's glory, nakapasa po tayo ng second take lang. Kasi yung first take ko ay so hindi ako nag-review. So parang nadala lang ng mga friend ko kasi mix up din sila. So nag-schedule din ako and unfortunately, nakapasok ako doon sa online scheduling. Tapos unfortunately dun sa first exam ko bumagsak ako. Tapos dun sa pangalawa, so nag-try ulit ako. Ako naman, marami akong resources, marami akong connection at hiningi ko na yung mga tips nila kung paano makapasa. So ngayon, ako naman ang magbibigay ng tips sa inyo kung paano makapasa sa Napol.com. Kasi dapat, kapag i-exam ka diyan, yung mga tips at alam mo, may overview ka na about nung sa i-exam. Number one na tips is, kapag i-exam ka sa Napol.com, dapat resourceful ka. Dapat alam mo yung classification ng exam, alam mo yung klase ng exam, ano yung type of exam, kung ito enumeration, multiple choice, critical thinking, reading comprehension. Dapat alam mo yun. So, meron namang binibigay ang Napol.com na type of exam. So, dapat alam mo yun at pinapractice mo na ang sarili mo. Pangalawa, pinapractice mo na ang sarili mo. Okay? Nagbabasa-basa ka na about general information, general knowledge, binabasa mo na. Or so, kung simple math, dapat nag-compute ka na ng mga simple math. Kasi kailangan ini-exercise mo ang sarili mo. Pangatlo is, kumonek ka doon sa mga tao na gusto ding mag-exam. Kasi makakapag-exchange kayo ng idea about doon sa exam. Or mas much better kung kukonek ka doon sa mga tao na naka-experience na ng pag-exam. Kapag nakakonek ka doon sa mga taong naka-exam na, Napol.com, mabibigay niya yung idea na encounter niya during exam. Na meron ka na knowledge, na tips na maiibigay mo. Yung pang-apat is, dapat updated ka sa mga news, updated ka sa government news, or updated ka sa lalo sa mga kapulisan, kung sino ang ating PNP chief, kung sino ang ating presidente, kung sino ang ating Secretary of Defense, Secretary of Education, Secretary of Finance. Dapat updated ka sa mga position sa ating bansa. Kasi karamihan na kasi napapasama yon. Pero yung mga reading comprehensions, dapat pinapractice mo din yung sarili mo na magbasa ng mga English. Kasi mas common na ginagamit kasi natin English. Kaya dapat pinapractice mo yung English. At panlima, dapat alam mo at sigurado mo na papasa ka. Dapat sa puso pa lang, sa isip pa lang, na-concurred mo na papasa ako dito. Dapat kinukumbinsi mo ng sarili mo at ginawa mo na ang lahat, ginawa mo na yung lahat ng step, paraan para makapasa. Kasi kailangan yon. Okay? Yun lang yung mga tips na maibigay ko na mga karaniwang tips na ginawa ko. I hope guys na may naman napulot kayo. Kung gusto ninyong itanong at kung gusto ninyo na magbigay pa ako ng tips, just comment below. Mayroon dyan sa description. Mag-PM din kayo sa akin dahil bibigyan ko kayo ng ginamit ko na reviewer, which is malaki ang naitulong dito sa akin. Okay? Stay tuned to my channel. Kailangan tuloy din mo ito ng hanggang huli.